Tuklasin at alamin ang mga nangyayari sa ating paligid, halika't ating alamin. Ang video na ito ay based lamang sa aking nalikom na kaalaman, at sariling pananaliksik tungkol sa topic na inyong mapapanood. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe at paki-hit na din ang bell icon, para updated kayo sa mga videos na aking i-upload. Mahilig ka bang gumala? Alam mo bang may mga lugar na sobrang mga delikadong daanan o puntahan? Heto ang top 15 most dangerous places in the world na tiyak ay hindi mo tatangkaing puntahan. Kung ikaw ay interesado, halika't ating talakayin. Number 15. Gates of Hell, Turkmenistan. Ang isang malaking artipisyal na bunganga na naglalabas ng methane gas sa loob ng maraming taon, ay isang sakuna na dulot ng mga siyentipiko na nagkamali sa pagkalkula at binuksan ang mga pintuan ng impyerno. Isa ito sa mga pinakanakamamatay na paghatol na ginawa ng ilang matatalinong individual. Upang maprotektahan ang kalidad ng hangin ng Karakum Desert, nangatuwiran ng mga eksperto na ang pagsunog sa natural na gas ay isang mabilis na solusyon. Dahil ang apoy ay maapula sa loob ng ilang linggo, at ang kalidad ng hangin ay mapapabuti. Sa kabaligtaran, ang apoy ay patuloy na nagliliyab kahit na matapos ang halos kalahating siglo. Dapat tayong kumilos ngayon upang iligtas ang Earth bago pa maging huli ang lahat. Gayunpaman, ang mga pintuan ng impyerno ay nabuksan na. Number 14. Kalbhari, Rajasthan, India. Ang Pal-Ewol Brahmans ay orihinal na matatagpuan sa Kalbhari, isang abandonadong nayon sa Rajasthan. Ayon sa alamat, ang lahat ng mga Brahman ay naglaho isang gabi, at hindi na muling natagpuan. Iniwan nila ang kanilang mga bahay at hindi na bumalik sa hindi maipaliwanag na dahilan. Ang pinakanakakagulat na balita ay walang nakakita sa kanilang pag-alis. Kailangang malaman ng mga tao kung saan nanirahan ang mga Pal-Ewol Brahmans. Ang mga bahay ay nasa parehong estado kung saan sila ay inabandona maraming panahon na ang nakalipas. Ang Kalbhari ay may hindi maipaliwanag na nakakatakot na kapaligiran, at ang mga bisita ay hindi makapasok pagkatapos ng paglubog ng araw. Ang Archaeological Survey of India ang namamahala sa site na ito. Ang Kalbhari ay may sumpa, ayon sa mga lokal na naninirahan sa kalapit bayan nito. Kaya, kabilang din ito sa mga pinakamapanganib at mahiwagang lugar ng India. Number 13. Bermuda Triangle. Ang Bermuda Triangle ay isang kilalang lokasyon na parehong sikat at nakamamatay sa buong mundo. Ito ay isang fragment ng karagatang Atlantiko na halos hugis at sulok sa pagitan ng Puerto Rico, Florida, at Bermuda. Ang Bermuda Triangle ay kilala sa ilang kakaibang pagkawala sa loob ng ilang taon. Maraming mga teorya ang naisulong upang ipaliwanag ang mga pagkawalang ito, mula sa magnetic forces hanggang sa mga aliens. Bagaman ang karamihan sa mga sitwasyong ito ay naipaliwanag ng lohikal at makatwiran, ang ilan ay nananatiling isang misteryo. Ang Bermuda Triangle ay isa sa mga pinakamapanganib na lugar sa buong mundo. Number 12. Natron Lake. Huwag tayong malinlang ng Ring of Salt Marshes na pumapalibot sa Lake Natron. Ang lawa na ito ay madalas na itinuturing na isa sa mga pinakatraidor na kapaligiran sa planeta. Ang lawa ng Natron sa hilagang Tanzania ay tila at katulad ng isang maapoy na lawa. Ang mataas na konsentrasyon ng Natron sa lawa ay nagiging sanhi ng mga tubig nito na nakakapinsala sa mga mata at balat ng tao. Ang lawa ay naglalaman din ng pulang kulay na mga microorganismo na nag-aambag sa mga natatanging pink at pulang kulay nito. Kahit na ang karamihan sa mga species ay hindi mabubuhay sa 120 degrees na tubig sa lawa, ang cyanobacteria ay na-colonize ang Natron at binigyan ang lawa ng mga signature na pula at orange nito. Nakapagtataka, itinuturing ng 2.5 milyong lesser flamingo na tahanan ng Lake Natron, na naniniwalang isa ito sa iilan nilang mga pugad, kaya binibigyang diin ang kahalagahan ng pagpapanatili ng lawa para sa klima. Bago tayo magpatuloy, kung gusto niyo ng mga ganitong content, huwag kalimutang mag-subscribe at pakihit na din ang bell icon para updated kayo sa mga videos na aking i-upload. Maraming salamat mga kababayan. Halika't magpatuloy na tayo. Number 11. Desert Danakil.
Ang disyertong Danakil sa Ethiopia ay kabilang sa pinakatuyo at pinakamababang rehiyon sa mundo at mukhang isang interplanetary continent. Ang mga bulkan na nagbubuga ng lava, isang bahaghari ng mga hydrothermal na tanawin, at malalawak na salt pan ay ang ilan sa mga taglay ng disyertong Danakil. Ang nakamamatay na disyerto na ito, na natatakpan ng higit sa 10 toneladang asin, ay matatagpuan sa hilagang dulo ng Great Rift Valley, na pinaghihiwalay mula sa dagat na pula ng mga aktibong bulkan. Ang paggalugad sa kakaibang rehiyon na ito ay tumatagal ng ilang oras sa pagmamaneho sa malubak at maputik na mga daan na nagsisimula sa Mekel. Maraming aktibong bulkan ang naglalabas ng nakamamatay na usok mula sa tuyong lupa. Number 10. Island of the Snake. Ang Snake Island sa Brazil ay itinuturing na isa sa mga pinakanakamamatay na lokasyon sa Earth. Ang hindi kapanipaniwalang nakamamatay na isla na ito, 90 milya mula sa Sao Paulo, ay tahanan ng pinakamakapal na populasyon ng mga ahas sa mundo. Ang Snake Island, na kilala rin bilang Ilha da Queimada Grande, ay may humigit kumulang 5 ahas kada metro kwadrado, ayon sa isang pag-aaral. Ang mga ahas sa islang ito sa Brazil ay pinaniniwala ang nakamamatay na madali nilang tunawin ang karne ng tao. Ang islang ito ang tanging lugar sa planeta kung saan matatagpuan ang Golden Lancehead Viper at ang pinakanakakalason na ahas sa mundo, ang Bothrops. Ipinagbawal ng gobyerno ng Brazil ang mga biyahe sa Ilha da Queimada Grande dahil sa napakataas na panganib para sa mga bisita at pangangailangan sa black market para sa lancehead venom. Number 9. Ireland's Cliffs of Moher. Nakakatulong ang nakamamanghang natural na kagandahan ng Ireland, mayamang kasaysayan, at palakaibigang tao sa katanyagan ng bansa bilang destinasyon ng mga turista. Ang mga modernong lungsod tulad ng Dublin ay napakayaman sa sining at kultura, at may sapat na magagawa ang mga bisita. Ngunit sa halip na ang mga tampok na pang-agrikultura, maraming mga turista ang pinipiling bisitahin ang kagandahan nito sa kanayunan. Ang mga nakamamanghang Cliffs of Moher, na matatagpuan sa kanlurang baybay ng isla, ay isa sa destinasyon ng lugar. Ang tanawin ay nakamamangha, na may baybayin at tanawin ng karagatang Atlantiko. Gayunpaman, kahit gaano kaganda ang Cliffs of Moher na ito, ay medyo mapanganib din ang mga ito. Maraming mga individual ang nahulog at namatay pagkatapos makipagsapalaran sa mga gilid upang makakuha ng isang mas mahusay na view. Number 8. Madidi National Park, a Jungle Paradise. Ang Madidi Nature Reserve sa Bolivia ay humigit kumulang 15,000 square kilometers at matatagpuan sa tabi ng Amazon River. Ang Nature Reserve, isang malalim na kagubatan, ay tahanan ng magkakaibang hanay ng mga flora at wildlife, ang ilan ay nakakalason at hindi nakakain. Dahil ang gubat ay puno ng mga mandaragi, ang mga manlalakbay ay binabalaan na huwag bisitahin ang lugar ng mag-isa. Ang kagubatan ay kabilang sa mga pinakamalaking protektadong lugar sa mundo dahil tahanan ito ng mga mapaminsalang nilalang, ibon, at halaman, na nagiging lugar sa listahan ng mga pinakadelikadong destinasyon sa planeta. Number 7. North Korea. Ang North Korea ay isang bansa na itinuturing na isang totalitarian dictatorship. Ito rin ay kinikilala na may pinakamahirap na probisyon sa karapatang pantao. Ang mga lokal at bisita ay maaaring makulong para sa mga bagay na itinuturing ng mga tao sa mga demokratikong bansa na karaniwan. Dahil sa lumalalang ugnayan at hidwaan sa pagitan ng North Korea at Estados Unidos, ang bansang ito ay maaaring lalong mapanganib para sa mga manlalakbay na Amerikano. Ang North Korea ay mayroon lamang 15 na pinapayagang gupit ng buhok at 3 istasyon ng telebisyon, at ang dumi ng tao ay ginagamit bilang pataba. Bilang karagdagan, ang krimen ay pinaparusahan sa loob ng 3 henerasyon dito. Ang nakakatakot na bansang ito ay delikadong bisitahin. Number 6. The Skeleton Coast. Ang Skeleton Coast ay umaabot mula sa timog ng Angola hanggang sa hilaga ng Namibia. Ito ay sumasaklaw mula sa Kunun River sa timog hanggang sa Swakop River sa north-north. Dahil sa matinding kapaligiran nito, ang Skeleton Coast ay kabilang sa pinakanakamamatay na mga lokasyon sa Earth na may halos maliit na pagkakataong mabuhay. Dahil sa temperatura,
nakakapasong hangin, at kakulangan sa pagkain at tubig, nahihirapan ang mga bisita na tuklasin ang malayong lugar na ito. Bukod sa matinding kondisyon ng klima, ang rehiyon ay puno ng mga buto ng iba't ibang mga nilalang tulad ng mga buto ng whales, buto ng pagong, buto ng elepante, at iba pa, na nagbibigay sa lugar ng nakakatakot na aspeto. Bukod sa mga panganib sa kapaligiran, ang mga panganib sa tao ay mataas. Walang alinlangan, ito ay isa sa mga pinakamapanganib na lugar sa planeta. Number 5. Nepal's Mount Everest. Ang Mount Everest ay umaakit ng magkakaibang hanay ng mga manlalakbay. Ang mga naghahangad na umakyat sa pinakamataas na bundok sa mundo ay maaaring matuksong umakyat dito. Humigit kumulang 1,200 ang mapangahas na adventurer ang lumalabas mula sa base ng bundok bawat taon. Sa kasamaang palad, halos kalahati lamang ang nakarating sa tuktok, at ang ilan ay namatay sa pag-akyat. Habang umaakyat ka sa bundok, lumalala ang mga pangyayari. Ang mababang antas ng oxygen, mga kondisyon ng pagyayelo, at mga sakuna na pagbuho ng mga yelo ay ilan lamang sa mga panganib na dapat iwasan ng mga residente. Ito ay pinaniniwalaan na higit sa 200 na mga katawan ng tao ay nasa bundok pa rin, na nagyelo kung saan sila namatay, kaya masasabing isa siya sa pinakadelikadong lugar sa buong mundo. Number 4. Volcano Tours, Hawaii, USA. Ang Hawaii ay kilala higit pa sa magagandang beach at mabangong amoy bulaklak na hangin. Oo, ito ay isa sa mga pinakamapanganib na destinasyon ng turista sa mundo. Walang ibang lugar sa planeta kung saan makikita mo ang mga aktibong bulkan sa malapitan tulad ng Hawaiian Islands. Ang Hawaii ay tahanan ng Volcanoes National Park at isa sa mga pinakalumang aktibong bulkan, ang Mount Kilauea. Ang Kilauea ay patuloy na sumasabog mula noong 1983. Ang pambansang parke na ito ay nag-aalok ng mga lava boat trip na naghahatid ng mga bisita sa pamamagitan ng mainit na umaagos na mga ilog ng lava, mga tropical na rainforest, mga bulkan, mga talo ng lava, at mga geological formation. Dahil sa lava haze, nag-ulat ang Hawaii Volcanoes National Park ng maraming pagkamatay, at maaaring harapin ng mga bisita ang mga panganib tulad ng lumilipad na mga bato at kumukulong tubig sa karagatan. Number 3. Mount Washington, United States. Ang Mount Washington ay umaakit ng dumaraming bilang ng matapang na manlalakbay. Nag-aalok ang bundok ng mga ski resort at kumukuha ng mga hiker at climber na gustong lumapit sa kalikasan at tangkilikin ang nakamamanghang tanawin. Dapat alam ng mga bisita ang malakas na hangin sa Mount Washington. Ang hangin dito ay maaaring lumampas sa 203 miles per hour upang itulak ang mga umaakyat patungo sa kanilang kamatayan. Dapat ding maging maingat ang mga bisita sa matinding lamig, na maaaring umabot sa negative 40 degrees Fahrenheit. Kilala ang Mount Washington bilang isa sa pinakamapanganib na bundok sa mundo. Ito ang pinakamataas na punto sa Northeast United States at napapailalim sa mga dramatikong pagbabago ng panahon sa buong taon. Karamihan sa mga insidente sa Mount Washington ay sanhinang malamig at mahinang visibility. Number 2. Danakil Desert of East Africa. Ang disyerto ng Danakil sa Silangang Aprika ay umaabot sa Timog Eritrea, Hilagang Silangang Ethiopia, at Hilagang Kanluran ng Djibouti. Kilala ang disyerto na ito sa mga bulkan at geothermal nito, na nagpapalabas ng mga nakakalaso na gas at lumilikha ng matinding init. Ito ay kabilang sa mga pinakahindi con-ice, nais at mapanganib na mga lokasyon sa planeta. Ang temperatura sa araw ay maaaring lumampas sa 50 degrees Celsius, na ginagawa itong isang hindi ligtas na lugar upang bisitahin o tirahan. Higit pa rito, ang Eritrea ay maraming malupit na digmaan na nagtataas ng tensyon sa lahat. Ang mga pagtatalo na ito ay nagdaragdag din ng posibilidad na mas delikado ang lugar na ito. Ang mga panganib at kalamidad ay dumami sa Danakil Desert, natural man o artificial. Number 1. The Death Road. Ang Road North Yungas ay kilala bilang Death Road para sa mga malinaw na dahilan. Ang ambon, mga talon, pagbuo ng lupa, at mga bangin na bumubulusok sa 2,000 talampakan sa bawat pagliko ay ginagawang lubhang mapanganib ang pagmamaneho pababa o pataas sa 43 milya na switchback na ito.
Hanggang 1994, mahigit 300 driver ang namatay bawat taon, na nagpapatunay sa moniker nito at inilalagay ito sa listahan ng mga pinakamapanganib na lokasyon sa buong mundo. Ang ruta ay nagiging sapat na haba upang pagdugtungin ang kagubatan ng Amazon sa kabiserang bayan na napapalibutan ng matarik na lupain. Nangangahulugan nito na ang mga mangangalakal ay hindi karaniwang nagsisiksikan sa mga bus at truck upang ipagpalit ang kanilang mga kahoy at mga pananim sa rehiyon. Sa kabilang banda, ang mga sulok ng hairpin ay kailangang maging mas malawak para sa bawat wagon na nagdulot ng maraming truck upang mabangga ang mga individual at mga humahabol sa kanila. Ikaw, kung bibigyan ka ng pagkakataon na puntahan ang isa sa mga nabanggit, alin sa 15 na ito ang iyong gustong puntahan?